Anna and I have been best friends since we were still wearing diapers. Mag-best friend din kasi parents namin. We are inseparable. And we are partners in crime. Never pang nagkaka-boyfriend si Anna. Samantalang ako, second year high school pa lang, nanchichicks na. Ewan ko ba dun? May mga manliligaw naman siya. Siya lang talaga tong may ayaw. Mapamayaman, mahirap, macho, isang ubo na lang, guwapo, pangit, ayaw niya pa din. Tinatanong ko nga siya kung bakit ayaw niya mag-boyfriend. Basta lang, lagi niyang sagot sa akin, kaya hinayaan ko na lang. College kami noon nung tinamaan talaga ako ng malupit. 3 years naging kami pero niloko lang din ako. Kinarma yata ako. Inis na inis si Anna nun sa ex ko. Pero sabi ko, hayaan na lang. Dinamayan niya akong uminom hanggang alas 3 na madaling araw. We also made a pact that night. Sabi ko kasi, ayoko na magmahal kahit kailan kasi alam ko na ngayon kung gaano pala kasakit. We made a pact na by the time we turned 25 years old, tapos single pa din kami or broken pa din, kami na lang dalawa magpapakasal. Kalokohan lang talaga yun pero paglipas ng ilang buwan, parang gusto ko nang seryosohin. Ba't naman kasi hindi? Maganda si Anna. Mabait. Kilalang kilala na namin ang isa't isa. Siya pa yung nandyan lagi para sa akin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Tapos ang sabi ba naman sa akin, gago ka ba? Ikaw lang naman hinihintay ko. Kala mo ba di ako mag-boyfriend? Kasi trip ko lang? Hindi no. Ikaw lang naman kasi itong talagang gusto ko noon pa. Natuwa ako sa mga sinabi niyang yun. 20 years old kami that time. 5 years na lang pala hihintayin ko. Pero mali. Mali pala ako kasi wala na akong hihintayin. It was July 2010, a week after our prelims. Magkaaway kami ni Anna noon. Pumunta kasi sila nung isang araw sa bahay ng blockmate niya na may gusto sa kanya noon. Nang wala man lang pasabi, hindi ko siya pinapansin noon. Sobrang inis ko eh. Hindi rin kami sabay umuwi. Ang huling sinabi niya lang is, pupunta daw sila ulit sa bahay ng blockmate niya para tapusin yung report. Naisip ko pa nga noon, bakit ngayon pa siya nagpapaalam? Sobrang lakas ng ulan pagdating ko sa unit ko. Kaya di ko maiwasang di mag-alala kay Anna. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan pero cannot be reached. Lobat siguro. Di ko namalayan na nakatulog na pala ako kakahintay. Nanaginip pa nga ako ng babaeng nakasuot ng uniform namin. Basang-basa siya tapos maputik pero wala siyang mukha. Pinangungutata ako. Nagising ako ng 10 a.m. Wednesday. Wala akong klase. Sobrang daming missed calls tsaka messages sa phone ko pero wala ni isang galing kay Anna. Mas kinabahan pa ako nung makita kong puro sa parents namin galing yung messages tsaka missed calls. Nabitawan ko yung phone ko nung nabuksan ko na yung messages at nabasa ko yung pinakahuli. From Tita Sheila. Arthur, kasama mo ba si Anna? It's almost midnight pero wala pa rin siya. Tapos nung kinaumagaan, 8:30 a.m. nakatanggap ulit ako ng message. Arthur, wala na si Anna. Pinuntahan ko kaagad yung address ng morgue na tinext ni mami ni Anna sa akin. Pakiramdam ko tumigil yung pagtibok ng puso ko nung nakita kong nakahiga siya dun. Nilapitan ko siya tapos inawakan ko yung kamay niya. Maputla na siya tsaka malamig na. Ang sabi sa akin, natagpuan daw siya sa talihiban. Malapit sa sakayan ng tricycle. Punit-punit daw ang damit kaya palagay daw nila ni-rape siya tapos pinatay. Three days lang ang burol ni Anna. Pagkatapos nun ay inilibing na siya. Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko matanggap eh. Napapasobra na din ako sa pag-inom ng alak. Sobra kong sinisisi yung sarili ko. Kung di ko sana siya inaway, sana'y buhay pa siya ngayon. Sana kasama pa namin siya. Pagkatapos mailibing ni Anna, madalas na ako nakakaramdam sa unit ko na parang may nagmamasid sa akin. Minsan pa nga naririnig kong may tumatawag sa akin at tumatapik sa pisngi ko.
Alam kong si Ana yun. Di ako pwede magkamali. Sabi niya bumangon na daw ako kasi mali-late na ako. Agad akong napabangon sa kama nun. Tawag ako ng tawag sa pangalan niya pero wala akong nakitang Ana. Minsan din, nung nagtutupas ako sa CR, yung salamin kasi dun, kita mo yung bintana ng kwarto ko. Pag nakabukas yung pinto ng CR. Mahangin nun kaya gumalaw-galaw din yung kurtina. Nakita ko mula sa salamin si Ana. Nakatayo siya sa gilid ng bintana. Napalingon ako agad. Pero wala na siya dun. Hindi ko na nga alam kung siya ba talaga yan o sadyang namimiss ko lang talaga siya. May times din na pakiramdam ko may nakayakap sa akin tuwing gabi. At tuwing umaga may makikita akong footprints na mamputik sa kwarto ko. Lumipas ang ilang taon, nahuli na rin ang mga salarin. Napagtripan ng mga hayop na lasing sa kanto si Ana. Tapos dinala sa talayban sabay ni rape. Di ko na matandaan kung ilang beses akong pinigilan ng parents namin na pagbabasagin ng mga mukha ng mga gagong yun. Nakakilala rin ako ng bago. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Ana but I was given a chance to love again. Nung time na sinagot ako ng girlfriend ko, nakita ko pag uwi ko yung picture frame na may picture namin ni Ana nakataob. Hindi na muling nagpakita at nagparamdam si Ana nun. Sa CR ng hotel room ko, nakarinig ako ng babaeng umiiyak. Alam ko si Ana yun. I talked to her. Sabi ko sa kanya, masaya na ako pero that doesn't mean na nakalimutan ko na siya. After a few minutes, nagpakita siya sa akin and I saw her face. Nakangiti siya na malungkot. Nung wedding day ko, nakita ko ulit siya. Habang naglalakad yung fiancé ko down the aisle, nakita ko si Ana sa entrance ng simbahan. She was wearing a sad smile again. It suddenly reminded me of the pact we made. Kami sana ay kakasal ngayon. Nagpaparamdam pa rin si Ana after kong ikasal. Mas madalas simula nung ipinanganak ang panganay ko. I often hear her singing lullabies to my little Timmy. Hinahayaan ko lang siya. I feel happy whenever I feel her presence. Minsan nga nung kami lang ng anak ko sa bahay, kasi yung wife ko umuwi ng province to visit her parents. Nakatulog ako habang nagpapakulo ng feeding bottles. Pagising ko, bigla ko yung naalala tapos nagpanik ako pero pagpunta ko sa kitchen nakapatay na yung kalan. I knew it was Ana. Hindi pa rin siya nagsasawang bantayan kami. My wife knows about Ana pero di niya alam na kasama pa rin namin siya hanggang ngayon. Siguro tsaka ako nalang sasabihin. I don't wanna freak her out. Hinayaan ko lang until our college friend visited me sa bahay namin. May third eye si Russell kaya sure ako na nakita niya si Ana. Kinausap ako ni Russell, he told me na matagal nang patay si Ana and she should rest now. Hindi na daw dapat siya nakikisalamuha sa mga buhay. Sabi niya, I need to set Ana free. Hindi daw makaalis si Ana dahil alam niyang ayaw ko pa siyang pakawalan. The night after that, nagtirik ako ng kandila para kay Ana. I prayed for her and told her na I'm setting her free. Na okay na ako kahit umalis na siya. I also thanked her for watching over me and my family through the years. Especially my little Timmy. Humangin ng malakas nun. Then after that, never na ulit nagparamdam o nagpakita si Ana. You will always be my one true love, Ana. There will always be a special place in my heart. Hinding-hindi kita makakalimutan. One day, I'll tell my kids about you. Especially Timothy, I'll tell him how selfless and loving you are. Hindi man tayo nagkatuluyan ngayon. Pero maybe in another life, Ana, we will. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.